Isitayo ko ang lahat. Ipapoong Jesus Nazareno, awit at papuri at namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Ipapoong Jesus Nazareno, sambahin ang puon, manudiwang tayo sa ating debosyon, puri ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyonawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa Kanyang Anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa Kanyang pagiging tao, Siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng Kanyang Espiritu, ipinahayag Siyang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang Kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan Niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya, kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay.
sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Ngayon, ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Noong sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila yahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Unang araw ng linggo natin. Talagang sa umagang ito ginugulat tayo ng mga salita ng Poong Jesus Nazareno. Kumbaga na, sabi nga natin, umagang-umaga, ang init ng ulo. Di ba? Parang ganun yung mga linyahan natin. Kasi yung bungad pa lang, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Hanap ng hanap ng mga palatandaan, nasa harap na nila, hindi naman nila tinatanggap. Lahat na ng palatandaan na mababasa mula sa mga aklat ng mga propeta, naririyan na, malinaw na malinaw, pero sadyang nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan para hindi nila matanggap si Jesus na siya talaga ang anak ng Diyos. So dito pa lang, ibinigay na ng Diyos yung hatol
sa mga taong ayaw tumanggap sa Kanya. Napakasama ng lahing ito. Kung papakinggan po natin at lalagay natin sa panahon natin ngayon, kapag sinabi ba at nagsalita mismo, no, yung imahin na tinitingnan natin, bagamat talagang ang Poong Hesus sa Sareno ang nagsasalita ngayon, gaano tayo kagilty sa pag-a-accuse ng Diyos, hindi accuse eh, talagang hatol talaga ito eh. Pero gaano tayo naaapektuhan, gaano tayo kagilty pag sinabihan tayo mismo ng Poong Nazareno, napakasama ng lahing ito. Paano ba? Bakit ba tayo masasabihan na napakasama ng lahing ito? Ano ba nangyayari sa panahon ngayon? Yung konteksto natin. Pero kabi-kabilaan yung mga nakawan, korupsyon, pandaraya. Pero marami sa atin, okay lang. Problema nila yon. Ganun yung ugali ng karamihan, ugali ng iba, ugali din natin. Okay na yan. Alam niyo, minsan parang sa atin ngayon, no? Iyak tayo ng iyak sa Diyos dahil sa mga kahirapang nararanasan natin. Pero okay lang din naman sa atin. Kasi pag nababasa natin yung mga komento ng mga tao, lahat naman yan, corrupt. Lahat naman yan, magnanakaw eh. Lahat naman yan, kapag pumwesto. Pag ina-analyze ko po, para bang okay sa panahon natin ngayon, tanggap na natin na ang isang tao ay corrupt, magnakaw, pumatay. Tanggap natin yun. O di ba? Napakasama ng lahing ito ng panahon natin kasi okay na sa atin yung mga bagay na hindi okay sa Diyos. Kasi iyak-iyak ka kasi pag nagkasakit ka, wala kang pambayad ng ospital, hindi ka tatanggapin. So anong lahi, anong klaseng lahi mayroon tayo? Anong klaseng lahi mayroon tayo ngayon na hinahayaan natin pamilya, magkaibigan, komunidad, pwedeng mag-away-away, magpapatayan, sabi nga marami, nag-a-unfriend dahil lamang sa mga politikong sinusuportahan nila. Handang magmurahan, handang ialay yung sarili, yung dignidad, no? Para lamang maipagtanggol ang isang politika. Sabi ko, kilala ba kayo ng ipinaglalaban ninyo? Yung handaan niyong ipagpatayan, yung handaan niyong ibuwis ang inyong buhay. So, guilty ba tayo kapag sinabihan tayo ng Poong Nazareno, napakasama ng lahing ito? So, magandang mapagnilayan natin, no? Kasi mahirap din naman na lagi na lang ang sisi. Pagdating sa huli, ang sisisihin natin, Diyos, yung mga desisyon natin ngayon, yun yung nagdadala sa atin sa kapahamakan. Isa lang ang malinaw, hindi tao ang magliligtas sa bayan. Ang magliligtas, ang Diyos. Kaya kailangan natin, imbis na mag-away-away, imbis na magmurahan kayo sa mga social media, magdasal na sana tama ang desisyon mo. Sana tama yung mga taong pinapanigan mo. Magdasal na yun yung nakakalimutan natin. Na para pang pagdating ng araw ng eleksyon,
ito ang pag-asa natin, eh, wala. Diyos ang pag-asa natin. Binibigyan lang tayo ng pagkakataon. Nandyan na yung kapangyarihan, baguhin ang buhay mo sa isang araw, sa isang oras. Binibigyan tayo ng Diyos yan. So sana po ito yung simula ngayon, talagang imbis na makipagsiraan, makipagsagutan, magdasal. Huwag na huwag babaliwalain ang dasal. Lalo pa ngayong buwan ng Santo Rosario, humingi ng gabay kay Maria para talagang mas maging malinaw ang direksyon na ating tatahakin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bumabaling tayo sa pananalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating pong itutugon, Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang panghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Hahanapin at kapag
pauwi sa balikat ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagbalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuno ka na. Kasalanan ang krusong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na. Ang lahat.